This portion is brought to you by Fanfreluch Enterprises Incorporated. Ako si Tony Vega ng Tony Vega Loft, ang inyong kalapatid ng Santa Rosa, Laguna. Bata pa ako, mahilig na ako mag-alaga ng kalapate. Tanda ko, grade 4 ako, iniipo ko yung mga baon ko. Pag nakaka 20, 30 pesos, takbo na ako sa mga titinda ng kalapate. Dumating yung time, tinigilan ko na rin. During that time kasi wala pang mga club sa Laguna. Hanggang sa dumating yung 2003, sa bike naman ako mahilig noon. Ngayon, nagtataka ako kasi yung mga kasama ko, unti-unting nawawala. From 15 na nagbabike kami, hanggang sa naging tatlo na lang kami. Tinanong ko yung pinsan ko, si Vic Amoranto. Sabi ko, asan yung mga kasama nating nagbabike? Sabi niya, wala, andun, nagkakarera. So sabi niya sa akin, bakit hindi ka uli bumalik? Pag-iibon. So ako naman, wala akong ginagawa ng mga time na yon. Gumawa ako ng maliit na kulungan. So nung natapos ko yung love ko, punta ako sa club, nagpa-member ako. Tapos punta sila at sinukatan yung love ko. First race ko sa kanila, sa club ko sa San Pedro. Swerte naman, unang lap namin, North Race. Champion agad ako, Ilagan Isabela. Champion din ng Tugigaraw, second Apari, pero third overall lang ako. Nung South naman, 2004 din, ako na yung first, second, at fifth overall and solo super set winner. So, nung 2009, isa sa pinakamagandang inilaro ng aking mga ibon ay noong nanalo ko sa tatlong clubs, LRTC, PFU, at UPS. Pero sa lahat ng mga napanalo ko, ang pinaka-special sa akin ay recently katatapos lang namin na MacArthur Open Invitational. Nag-invite kami ng mga ibang fans here from different clubs para lumaro din sa amin. At naswertehan din na nung time na yon, na-solo day bird ko rin yung pagpapauwi ng ibon ko sa MacArthur. At sa dalawa ibon na nilaro ko, yung isa naman, napauwi ko kinabukasan pero late ng 30 minutes. So last year, muntik na ako mag-quit sa pag-iibon kasi sa kasamaang palad, yung bahay namin sa Binyan nasunog. Eh, naandun yung love ko. Pero yung mga kaibigan ko, mga tropa-tropa, kinoconvince nila ako na wag ako mag-quit. Ituloy ko lang yung pag-iibon. Ang ginawa ko, pinakalas ko yung love ko sa Binyan at ipinagpagawa ko ng love dito sa Santa Rosa. So sa akin, kahit maliit lang, basta makapag-ibon-ibon na lang, okay na ako doon. Kung mapapansin nyo, yung loft ko nasa baba lang. Kasi para sa akin, parehas lang din naman kung nasa taas or nasa baba. Panantiliin lang nating healthy yung ating mga alagang ibon. Pag off-season, simple lang ginagawa ko sa pag-aalaga sa kanila. Papalit pa rin ko sa umaga, sa hapon, pagbalik nila. Papakainin ko and bibigyan ng multilight para maibalik yung kondisyon nila kasi pag lumilipad sila, nai-stress yan eh. So kailangan talaga natin bigyan niya kahit twice a week. Para sa mga baguhan na gustong pumasok sa larangan ng pagkakalapati, advice ko lang na pumili tayo ng magandang bloodline, proper management at magbigay tayo ng magandang supplement. So, sa susunod na linggo, abangan nyo po uli ako para sa pagbibigay natin ng mga some tips para sa raising and management sa pag-aalaga ng ibon. Ako si Tony Vega ng Tony Vega Loft, ang inyong kalapatid sa Santa Rosa, Laguna. Agri-TV, hayop ang galing! Agri-TV, hayop ang galing!